Sa mga nakalipas na taon, ang China at Russia ay aktibong nakikibahagi sa pag-atake sa mga satellite ng US at pagbuo ng mga hypersonic na armas. Ang mga banta na ito ay nagdudulot ng malaking panganib sa Estados Unidos na naguudyok ng pangangailangan para sa mga countermeasure na hakbang. Welcome sa Maharlika TV. Sa videong ito ay tutuklasin natin ang mga hypersonic missile na kakayahan ng Russia at China at ang mga banta na dulot nito at kung paano tumutugon ang US gamit ang mga advanced na sistema ng depensa. Pero bago tayo magpatuloy, isang like lang po ang hinihingi ko para sa videong ito. Malaking bagay na po yan bilang suporta sa ating bawat in-upload. Back to the video. Ang Russia, mga kapatid, ay mayroong hypersonic missile na tinatawag nilang Kinzhal na nagbibigay ng pag-aalala para sa Estados Unidos. Ang air-to-ground missile na ito ay naglalakbay ng 5 beses na mas mabilis kaysa sa speed of sound kaya mahirap itong madepensahan. Sa isang kamakailang pag-atake sa Ukraine, ginamit ng Russia ang Kinzhal missile na minarkahan ang unang combat deployment ng naturang sandata. Dahil sa kakulangan ng depensa ng Ukraine laban sa mga hypersonic missile, ang pag-atake na ito ay talaga namang naging mapangwasak. Ang kawalan ng depensa ng Ukraine laban sa mga hypersonic missile ay nagpapakita ng madali ang pangangailangan para sa mga advanced defense system. Ang hindi kapanipaniwalang bilis at mapanirang kapangyarihan ng Kinzhal missile ay talagang gumulat sa Ukraine na nag-iwan sa kanila ng limitadong mga pagpipilian para sa depensa at nagsisilbing paalala para sa kahalagahan ng pagbuo ng epektibong mga hakbang laban sa hypersonic na banta. Ang China, mga kapatid, ay gumagawa din ng mga makabuluhang pagsulong sa mga hypersonic technology. Ang kanilang Fractional Orbital Bombardment System o FOBS ay isang nuclear capable missile na nagtataglay ng mas mataas na bilis at saklaw kaysa sa Kinzhal missile. Maaring maabot ng FOBS ang mababang orbit ng Earth at pagkatapos ay mag-deorbit sa pinakamainam na oras upang maabot ang target nito ng walang katulad na bilis. Nalulusutan ng system na ito ang mga traditional missile defense system na nagiging hindi epektibo laban sa mga naturang high-speed and maneuverable na banta. Bilang tugon ng Estados Unidos sa lumalaking banta na dulot ng hypersonic missile, gumawa sila ng mga proactive measures upang kilalanin ang kahalagahan ng mga space-based defense system o defense system na nakabatay sa kalawakan. Ang US ay namumuhunan ng bilyon-bilyong dolyar at nakikipagtulungan sa mga kilalang kumpanya sa mundo upang bumuo ng isang fleet ng mga satellite. Minamanmanan o nasusubaybayan ng mga satellite na ito ang mga hypersonic na armas upang matiyak ang maagang babala at epektibong mga kakayahan sa depensa. Ang mga satellite ay gumaganap ng isang mahalagang papel sa missile defense sa pamamagitan ng pagbibigay ng mahahalagang data, communication at connection para sa mga military operation. Bumuo ang US ng 2 layer ng defense architecture na nakabatay sa kalawakan. Ang mga ito ay ang transport layer at ang tracking layer. Ang transport layer ay tinitiyak ang resilient at low latency military data at pagkakakonekta sa buong mundo, habang ang tracking layer ay nakatuon sa mga pandaigdigang indikasyon, babala, pagsubaybay at pag-target sa mga advanced na banta ng missile. Ang komprehensibong diskarte na ito ay naglalayong gamitin ang space-based sensing at tactical data fusion upang epektibong labanan ang hypersonic missile. Ang US Space Defense Agency o SDA ay nag-anonsyo kamakailan ng isang makabuluhang milestone sa pagbuo ng National Defense Space Architecture. Ang ahensya ay nagkaroon ng kontratang nagkakahalaga ng $1.3 billion para mag-deploy ng 28 na pirasong maliliit na satellite sa kalawakan. Ang mga satellite na ito ay bubuo ng initial missile warning and tracking capability sa system. Ang transport layer ng arkitektura ay bubuo ng daan-daang satellite sa mababang orbit ng Earth na nagbibigay ng tuloy-tuloy na coverage at pagkakakonekta. Ang deployment ng maliliit na satellite ay isang kritikal na hakbang sa pagbuo ng National Defense Space Architecture. Ang mga satellite na ito ay ilulunsad sa maraming batch na ang unang paglulunsad ay naka-schedule sa susunod na 3 taon. Ilalagay ang mga ito sa mga polar orbit at titiyakin ng mga satellite ang global coverage na paniguradong magpapahusay sa mga kakayahan ng US missile defense. Ang pag-deploy ng malaking bilang ng maliliit na satellite ay binabawasan ang kahinaan ng system at nagbibigay daan para sa mga distributed na serbisyo na ginagawang mas mahirap para sa mga kalaban na bulagin ang mga US military satellites. Minamadali na talaga ng US ang pagbuo sa mga advanced defense system kung kaya't ang US government ay talagang naglaan ng malaking pondo upang mapabilis ang pag-deploy ng tracking layer ng National Defense Space Architecture. Noong 2022, isang karagdagang $550 million ang ibinigay na pondo upang mapabilis ang pagbuo at pag-deploy ng critical na bahaging ito. Ang pangako mula sa iba't ibang mga departamento ng gobyerno ay nagpapakita ng kahalagahan na inilagay sa pagkontra sa mga bandas
bomba na dulot ng hypersonic missile. Habang tumitindi ang tinatawag na shadow war sa kalawakan, dumarami naman ang mga teknolohiyang anti-satellite. Ang Russia ay nag-develop ng kalina laser system na may kakayahang permanenteng magbulag sa mga satellite. Samantalang ang China ay nagplano naman na i-neutralize ang mga Starlink satellite ng SpaceX. Ang mga teknolohiyang ito ay nagdudulot ng malaking panganib sa mga asset ng militar ng US at binibigyang diin ang pangangailangan para sa matatag na kakayahan sa pagdepensa. Sa pag-armas ng Russia at China sa kanilang sarili ng mga advanced hypersonic technology, naging dahilan ito ng pagsisimula ng isang bagong panahon ng pakikidigma sa kalawakan. Ang mga kakayahan ng mga bansang ito kasama ng kanilang mga anti-satellite na teknolohiya ay humihiling ng komprehensibong tugon mula sa Estados Unidos. Ang mga satellite na sumusubaybay sa mundo sa lahat ng oras ay magiging mahalaga sa pagdetect at pagkontra sa mga sandata ng kalaban ng epektibo na tinitiyak ang seguridad at pagtatanggol ng Estados Unidos. Ang lumalaking banta mula sa Russia at hypersonic na armas ng China ang siyang nagudyok sa Amerika na pahusayin ang kanilang mga defense system. Ang pagbuo ng National Defense Space Architecture at ang pag-deploy ng maliliit na satellite ay makabuluhang hakbang patungo sa pagkontra sa mga hypersonic missile. Ang pangako ng gobyerno ng US sa pagpopondo at pagpapabilis sa tracking layer ay nagpapakita kung gaano sila kaseryoso na matugunan ang mga banta na ito. Ang pangangailangan para sa isang bagong klase ng mga defense system na pinangungunahan ng satellite monitoring ay mahalaga upang mapangalagaan ang seguridad ng Amerika sa harap ng umuusbong na digmaan sa kalawakan. Ikaw kapatid, ano ang masasabi mo sa videong ito? Para sa iyong opinion, i-comment mo na yan sa ating comment section sa ibaba. At kung nagustuhan mo naman ang videong ito, paiwan naman ako ng like at pa-subscribe na rin sa ating Munting channel. Maraming salamat sa panonood hanggang sa susunod na naman nating upload. Peace out!